Okay, punta po tayo sa Salapinoy. Personal financial statements. Ano ba ito? At bakit nga ba tinatawag na statement of assets and liabilities and net worth? Paano makakatulong ito sa ating paggagawa ng income and expense statement? Para sagutin yan, siyempre makakasama natin ang ating resident financial advisor, si Mr. Arman Benko. Hi, Arman. Hello, Dr. Carl, at magandang araw sa lahat ng ating tagapanood. Nakaterno tayong dalawa ngayon, no, ha? Nakaterno. Pag sinabi kasing financial statement, parang pang negosyo, parang pang kumpanya, pang korporasyon. Yes. May personal pala nito. At baka hindi ko kayang gawin dahil hindi naman ako accountant. Mm. Actually, yung statement of assets and liabilities and net worth, listahan lang siya ng inyong assets. Ano yung assets? Mga bagay na ikayo po ang may-ari, merong halaga, at pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao. Yan yung assets. Liabilities, yan yung ating mga pinagkakautangan. Mm-hmm. Now, naalala mo nung lagi mong binibigkas doon sa dating programa, pag natututot, nakikinig ako doon sa programa mo, sabi ni Peter Drucker, you cannot manage what you cannot measure. Mm-hmm. Cannot improve what you cannot measure. Right. Mm-hmm. So, you cannot measure what you did not document. Tama. Hindi mo sinulat. Mm-hmm. So, kailangan po isulat din natin ang ating mga ari-arian, okay, assets. Tayo may-ari, merong halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao. Mm-hmm. Kasi dyan pa lang po, makikita na kung paano tayo umuunlad sa mundo ng kaperahan. Mm-hmm. Ano ang ating pagmamay-ari na may halaga? Mm. Na pwedeng bilhin ng ibang tao. Ano yan? Anong isusulat mong halaga? Yung halagang ibebenta mo siya o halagang tatakbo sa merkado? Yung halaga na kadalasang mabebenta sa merkado. Yung realistic. Yung realistic. Hindi yung porke ang aking vintage car, ibebenta ko ng 5 million na kahit naman sino sa mundo ay hindi bibilin yun. Hindi bibilin yun. So yung realistic na value ng halagang yon. Yes. Na in case ibebenta mo, magkano siya mabebenta? Correct. May okay. Utang ka pa o wala doon sa pagmamay-ari mo, ilagay mo kung magkano ang tawag nila market value. Market kung value. Kung magkano mo mabebenta. Ano pong ibig ko sabihin? Meron po kayong hinuhulugan na sasakyan. Kayo may-ari, nakapangalan sa inyo. Kung magkano mo mabebenta, miski na hindi mo patapos bayaran, ilagay mo yung market value niya. Oh. Doon sa listahan ng mga utang, sa liabilities, ilalagay mo naman yung balanse ng inyong pagkakautang. Oh. Isang bagay na napaka-importante, pagtapos nyo nagawa ang inyong statement of assets, liabilities, and net worth, lalo na yung pang-personal, pang-pambahay, i-label nyo po. I-label nyo kung ginagamit or hindi ginagamit. Okay, bakit mahalaga na kailangan alam ko kung ginagamit o hindi? Kasi po yung assets na kayo may-ari, merong halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao, mm-hmm, pero napagtanto nyo, hindi nyo na pala ginagamit. Mm-hmm. 3 buwan, 6 na buwan, 3 mm-hmm taon. Mm-hmm. Eh baka pwedeng gawin nyo ng cash, okay, at gawing ibang asset. Or invest somewhere. Invest Uh-oh somewhere. Mm-hmm. Kasi nga po, yung asset, kayo may-ari, may halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao. Mm-hmm. Later on, pag nag-i-improve na ang inyong buhay pinansyal, hindi lang asset na ginagamit at hindi ginagamit, asset na earning asset at mm-hmm asset na growing in value na. So, oo, sa mga susunod na pagkakataon, doon na tayo papunta, pag-uusapan, paano natin paigtingin, pagagandahin ang ating statement of assets, liabilities, and net worth. Kailangan lang po, umpisahan yung maglista na. Okay, ilista nyo ano yung inyong halaga. Halaga. Anong halaga mo na manggagaling sa pag-aari mo na pwedeng mabenta na... Or miski na ginagamit mo. Basta asset, ikaw may-ari, pag kayo po nagrarenta ng bahay, huwag nyo angkinin yung bahay, tama, nagrarenta lang kayo ron. Hindi po kasama sa listahan ng inyong asset. So asset minus liabilities, yun po yung sagot sa tanong, magkano kayo? Magkano ka? Ayun. Nako, sisimulan po natin ang ating paglilista, ano ha? Para sa susunod na episode natin dito sa ating Salapinoy, mapag-usapan natin, paano mo ngayon papalaguin yung asset? Correct. At paano mo ngayon papaliitin yung liabilities? Para pag sinubtract mo yung dalawa, mas malaki yung value mo. Ang iyong netong halaga. Netong halaga. Baka naman kasi mamaya, yung halaga mo, mas maliit dun sa bayarin mo, ikaw pala'y negative pa. Nangyayari yan. Nangyayari yan. At saka talagang importante yan. At tatandaan nyo, hindi namin sinasabi na yung utang ay masama. Pero kung tamang ang paggamit ninyo sa inyong mga hawak na pera at mga ari-arian, dito mag-uumpisa ang inyong pagyaman. Ako, thank you very much, Arman.